ibabalik ko lang ng katakarap? Ano na naman to? Bakit meron ditong NMAX na gawa sa Grace Terracotta? Ano ba yan? Congrats sa new car. Ito ang old motor mo, Bergman 4. Sana na-enjoy mo yung design, King. Hindi naman Bergman. Bergman ba to? Parang hindi naman to Bergman. Wow, my goodness. Bakit gawa sa Grace Terracotta? Parang kamukha lang nung NMAX na ginawa niya sa shopping district eh. Hindi ko alam bakit ako biniyayaan ng mga ganitong kaibigan. Pero kamusta ka, barkada? Tayo po'y nagbabalik sa Kada Crap Season 5. At ito po ay episode 18, no? Di ba? Akala nyo nakalimutan ko na yung intro, no? Hindi. Hindi ko nakalimutan mag-intro, mga kabarkada. Sadya na-distract lang talaga ako sa ginawa ng Kuya King FB ninyo. At syempre, hindi naman ako papayag na mananatili dito yan. At syempre, hindi naman siya kasya sa tunnel ko para ipasok ko yan sa base ko. At hindi ko ipapasok sa base ko yan. Nangigigil ako sa itsura niyan, eh. Lalo na tong kulay dilaw na to. Ayaw na ayaw ko nakikita yan. Nangigigil. At syempre, ano pa ba ang gagamitin natin para mawala to sa ating harapan? Wala nang ibang paraan para matanggal to sa ating harapan kundi sunugin. Susunugin ko na yan. Pero syempre, babaklasin ko muna bago ko sunugin. At syempre, kailangan kong tanggalin tong apoy na to kasi baka kumalat. Delikado na. At speaking of sasakyan, mga kabarkada, yes, meron na pong sasakyan ang Kuya Sly ninyo. At gusto ko pong kunin itong pagkakataon na to para pasalamatan po kayong lahat. Kasi kung hindi nyo po ako sinusuportahan sa ginagawa ko araw-araw, eh hindi ko po mabibili ang sasakyan na to. Ba't parang nasabugan ako? Nagmo-moment kami dito eh. Nagmo-moment kami eh. Gusto ko lang po mag-thank you, mga kabarkada, kasi matagal ko na po talagang pinapangarap magkaroon ng pickup truck at nakabili na po ako ng aking dream car. At kung hindi nyo pa po napapanood yung vlog, andito po siya. So kung gusto nyo panoorin yung vlog, mga kabarkada, kung kailan ko binili yung sasakyan, eto po yung vlog. Ano ba? Tuwing nagmo-moment ako, sinisira nyo yung moment, ha? Sinisira nyo yung moment, nakikipag-usap ako eh. Nangigigil ako kay Minecraft, ha? So nakapaglagay na... Oh my goodness! So nakapaglagay na po ako ng beacon, mga kabarkada, at oras na po para tanggalin itong ginawa ni King FB. Oh my goodness, madali lang to. Pwedeng i-instamine. Actually, what if habang sinisira ko, sinusunog ko na din? Oh, diba? Multitasking. So nandito na lahat ng glazed terracotta na ginamit ni King FB, pero parang ayoko muna silang sunugin eh. Parang meron akong balak sa mga to. Pero, syempre kailangan kong tumikim. So, ito, siguro lahat ng yellow, pwede na yan, sige. At syempre, goodbye! Ang sarap sa piling! Ang sarap sa piling, promise. Parang isa pa. Sarap! Ay, sarap! At speaking of King FB, andito yung ulo niya, eh hindi pa nga pala kami batin eto, binabago mo yung usapan eh, pinapakalimutan mo sa akin na may kasalanan ka pa sa akin eh. May kasalanan siya sa akin, mga kabarkada, at kung hindi nyo pa po alam, eh dinaya niya po tong minigame na to, huling-huli ko na siya. Ang sabi ko sa kanya, titigan mo si Kuya Ray sa mga mata niya at sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang gumawa at hindi siya nakasagot, umalis. At isa sa mga gusto kong gawin ngayon, mga kabarkada, ay syempre dapat magbayad si King FB. Pero papaano? Alam nyo na ang gagawin natin. Ito, nakikita nyo yung NMAX niya. Yan. Yung dugot pawis niya sa pagtakbo niya ng SK Chairman kahit wala naman nagbobotohan dito sa Kada Crap. E kukunin ko po itong NMAX niya. At syempre, ibebenta ko. At syempre, yung mapagbebentahan ko, akin na yung diamonds na yon. Plus, yung utang pa sa akin King FB. Tapos, pag nag-Kada Crap election na ng mayor, eh syempre, magkakaroon pa ako ng mas marami pang diamante. Pero syempre, una, kailangan ko munang humanap ng buyer nito. So, kailangan ko maglibot sa Kada Crap. Pero syempre, kunin na natin to para kapag nakahanap na tayo ng buyer, eh, lilipat na kagad natin sa base nila. You know, ang linis na ng shopping district, oh, wala nang motor. Wala nang napakalaking motor na nakaharang dito sa New York. Pero yun nga, yung motor po na giniba natin, mga kabarkada, ibebenta po natin. Pero maghahanap pa tayo ng buyer. Pero bago tayo maghanap ng buyer, meron muna ako kailangan gawin sa base ko. So isa po sa mga gusto kong gawin ngayong episode, mga kabarkada, ay ilagyan na talaga ng outline itong base na to. Kumbaga, oras na po para tayo ay maglagay ng mga kalsada. Kasi kapag merong mga kalsada, dun magdidikta kung ano yung mga ilalagay natin sa mga lugar-lugar na to. Ang pinaka-initial kasi na balak ko dito ay dapat pupunuin ko muna siya ng farms
bago ko siya punuin ng mga bahay. So feeling ko, mas maganda kung simulan na natin yung kalsada para malaman natin kung saan natin ilalagay yung mga bahay at the same time para malaman din natin kung saan natin ilalagay yung iba pang mga farms. So kung mapapansin nyo, meron tayong tree farm dito, meron na tayong cobblestone generator dito, meron na tayong iron farm dito, kelp farm dito. So marami pa tayong kulang na kailangan kong gawin kasi kailangan ko din in the future. Pero isa sa mga kailangan muna natin gawin ngayon ay yung mga kalsada talaga. So isa sa naisip kong design mga kabarkada dito sa kalsada natin ay ang napakahirap kunin. So ang pinaka naisip kong design ng kalsada ay basic lang naman pero medyo mahirap siyang kunin. So kailangan ko ng blue ice, ng lava, feeling ko alam nyo na kung ano yung kukunin ko. So kailangan ko rin gumawa ng farm nito mga kabarkada, which is, paano ko ba malalagyan ng suspense itong sinasabi ko kasi hindi ko mahanap yung kailangan kong item. Wait lang, hanapin ko lang. Wait lang. Ayun! Nakita ko na ang aking hinahanap, soul soil. So gamit ang lava, blue ice at soul soil, alam nyo na kung ano ang magpo-formulate sa ganitong klase ng mga chemistry. Wow, kung may chemistry. So kapag nilapag ko yan dyan, nilapag ko yung yellow dito, tapos wala akong building block, pero kapag ginawa ko to, you know, yan ang kailangan ko, bay salt. Oh my goodness, kailangan ko ng maraming basalt. So ibig sabihin, isa sa mga kailangan na farm na kailangan kong gawin ay basalt farm. At actually, meron na tayo ditong farm na pwedeng gawing basalt farm. Ang gagawin ko lang ay papalitan ko yung tubig ng blue ice, tapos yung piston sa ilalim ay papalitan ko lang ng soul soil. Pero curious ako, pwede ba makagawa ng basalt gamit ang soul sand? Kasi sa pagkakaalam ko, soul soil ang ginagamit para makagawa ng basalt. Pero kapag ginawa ko soul sand, pwede ba maging basalt? Ay, hindi. So soul soil talaga. So ito lang ata ang pinaka-purpose ng soul soil sa pagkakaalam ko. Maliban sa pwede mo siyang gamitin para sa soul speed. So technically, sobrang dali lang nung farm na to mga kabarkada. Ang kailangan ko lang gawin, nakikita nyo yung piston na yan, gagawin kong soul soil yan, tapos tatanggalin ko tong tubig na to, papalitan ko sila ng blue ice, tapos technically, pwede na tayong makagawa ng malupitang basalt farm. Tapos ang gagawin ko dito sa furnace sa ibabaw, gagawin ko yung sticky piston para hatakin niya yung basalt, tapos itutulak ng piston palayo. Tapos pupunta siya dito sa ating TNT machine. So unaan ko na kayo, alam ko merong magko-comment nito. So pwede naman po na sa nether ko na siya gawin kasi ang punto nga kasi kapag sa nether mo ginawa yung farm, technically mas mabilis kasi mag-i-spread yung lava, so mas mabilis yung magiging production ng basalt. Pero ang problema kasi dito, gusto ko nandun sa base yung farm. Gusto ko kasi nasa base ko na lahat ng farm na kailangan. Kung mapapansin nyo, mas mabilis lumalabas yung basalt kapag nasa nether kasi nga mas mabilis mag-travel yung lava dito sa nether. Kung mapapansin nyo, kapag tinanggal ko yung lava dito, nilagay ko dyan, tingnan nyo, napakabilis ayun, no? Napakabilis kumalat ng lava. Tsaka mas makalat ang lava sa nether sa pagkakalam ko. Kung mapapansin nyo naman, grabe oh. Tapos ang bilis pa. So maganda talagang gumawa ng basalt farm dito. Pero ang problema kasi, gusto ko lahat ng farm ko ay nasa base ko. Maliban na lang sa gold farm, di kasi pwede talaga ilagay sa overworld yun. Kung pwede ilagay sa overworld, hanggat maaari, ilalagay ko siya sa overworld. Oy, balik mo sa akin yung pera ko. Ibalik mo sa akin yung pera ko. Hindi, kayo. Hindi, mabuti, mag-away kayo. Hindi, ano yan, common enemy for today we are friends. Ah, yeah. Sige. Na kayong maghanap pa ng pera kasi magkakaroon tayo ng 1,000. Yan, tama. Tapos, ibabalik mo sa akin yung dinako mo sa akin. Wala nga akong kinuha sa'yo. Dito sa aking minigame, 3 castle in 1. Rigto, ha? Hindi. Ito yung mechanics itong tatlong minigame na to. Una. Dire-diretso yan? Dire-diretso to. Ah, ano tawag doon? Triathlon. Bale, sa isang minigame, isang tao lang yung gagawa, no? Tapos tatakbo lang tayo dito. Bawal mag-leather boots. Hindi ako mahirap. Naka-netherite ako eh. Okay lang yan. Basta yung lulubog ka sa powder snow. Ayun, nalulubog. Alam ko ako, mananalo dito si King. Kasi tatakbo yan pag nagnana ako sa shop. Ah, tama. Mabilis yan. Hindi ako nagnanakaw sa inyo. Mabilis yan. Pagkuha niya sa minigames ko lang tayo, masabay takbo eh. At dito ko nahulog ako.
Hoy, ba't sumulog? Nakala ko kasama. Napaka-user-friendly naman ang minigame. Dito, lalabas kayo dito. Ngayon, dito kayo aki at pangalawang minigame. Yung mechanics lang nito, tatalan lang kayo dyan sa mga platform na yan. Kapag nahulog kayo dyan, babalik kayo sa umpisa. Ngayon, ang checkpoint dito, eto. Kukuha kayo ng isang kulay dito kung pearlescent or ochre frog light. Tapos, kailangan matalon nyo tong platform na to bago nyo pindutin yan. Tapos, ito na yung magiging checkpoint nyo. Paano ito? Hindi ako talon nyo mga? Hindi yan. Kailangan may kamil kandala. Ah, ganun. Dito yung mga kamil. Kukuha kayo ng kamil dito. Yun yung bisikleta. Yun yung bisikleta. Ganda niyang kamil mo, ah. Kawasaki. Game plan natin na malupit to. Alam ko marunong ko mandaya. Paano natin ito? Paano matadaya? Sino maglalaro sa dulo? Yung kamil? Hindi ako marunong gumamit ng kamil. Si Rob na lang sa kamil. Ako na lang. Ganit to, pre. Hawakan mo na yung baton. Hawakan mo na yung button, pre. Oh. Para kahit di naman na matapos, makbo ka na. Baka i-verify kasi sa checkpoint. Eh. Walang verify yan. Hawak mo yung console. Hawak na Rob yung console. Magnanakaw ako. Walang verify yan. Saan ba maghihintay dito? Ako nga, sige. Sino una, ikaw? Ako na muna. Last kasi dito ako sa may ice na to. Ako. Kasi ang plano ko doon, bubutasin ko yung snow. Mas mabilis kasi pag nasa ilalim ko eh. Sa angat na lang ako. Baka tingnan nila na ano, yung di ba meron doon? Wala yan. Hindi nanginginap button yan. Ano na lang ganito sabihin mo, ano, nabigay ko na. Oo, ganun na lang. Hindi nanginginap ng ano yan. Lapitan mo lang ganun. Oo, ako na. Ganyan na. Sige. Tapos, game. Game na kami. Ilagay niyo yung baton dito. Yung unang minigame yung kukuha nung baton dito tapos ipapasa na doon. So may tao nakaabang dito? Oo, kasi dito naman yan labas nung minigame mo eh. Kukunin ko na lang. Kumbaga, dire-diretso na to. Walang tigil, non-stop. Walang tigil. Ah, okay. Sige. Let's go. Ikaw mag-flip ng lever, King. Nasa may lever? Oh, wala ha. Madaya sila. Ang mechanics dito, ang mag-flip ng lever, yung unang player. Dinadaya. Wala. Eh, di naman siya pinipin. Dinadaya niya eh. Wala eh. Madaya rin kayo eh. Sa una pa lang, madaya na kayo eh. Naflip ko na. Ikaw, alam niyo naman, yung common sense na yun, nasa ibabaw kayo tatakbo. Wala ko common sense. Si Josie na kaya! Sinabing hindi pwedeng ituloy. Sabi nga ni Arwin Cas, araw-araw sipag lang. Nabubunggo ako. Uy, nasa na yung bed dito? May nakabantay! Ay, sinira yung phone! Madaya! Uy, sinisira yung phone! Bilis! Bilis! Panado kami. Bakit? Hindi ka dumaan dito sa finish line. Bakit? Wala mo kami timer ah. Finish line pa rin to. Kaya nga. Hindi ka naman dumaan. Ako pare, hindi pandaraya talaga yung nagawa ko pare. Wala sa solution. Ano yung tawag? Working smart. Kung kaya mo tapusin ng 5 minutes ang trabaho mo ng 8 hours, i-5 minutes mo. Yan. Grabe. Bawal sa ilalim ha. Bawal mag... Ayusin natin. Din try nga para alam yung rules. Para alam. Para malinis. Bato mo agad king sa akin. Bato mo. Tapos click. Oh, pasa nyo agad yung baton, ha? Obre, ha? Click mo, ha? Kinlick. Hindi ni right click. Kinlick. Ay, teka pre. Yung router namin para natatanggal. Uy, ano ba yan? Yung router namin, naglalag yung router. Yung in-law, kasalanan mo. Patay ka talaga sa akin. Hindi pwede, baka sasala akong matulog. Wala ka, kabila! Ano mali. Ba yung mahal? Baka ano mo, bubugbugin kita dyan eh. Pumunta ako sa kwarto pagkatapos ko. May naisip akong loophole, relax ka lang. Puro loophole kasi iniisip ko. Oh, nahanap ko na yung snow, ano eh, powder bigla eh. Bigla ako na eh, biglang pumasok lang sa utak ko yung brain blast. Ito na, drifting. Eh, January, huy, tandaya, tinatanggal yung lock. Hoy, ikaw yung nagtatanggal, hindi ako. Base lang to par, professional ako eh. Kumbaga sa TikTok to pre, ano, smooth operator. Oh! Iniwan nyo dito. Wala sa akin. Iniwan yung dunoy, no? You know. Sheesh! Kita mo yun, nag-6 gear pa ako nun. First gear, second gear. Oh. Uy! Rob! Oh, sige na! Takbo! Bilis! Huwag nyo pinapatay si Rob. Hindi pwede yun, ha? Uy! May macro! Yari! Naglalag si Master Pete! Naglalag ako! Nakatitig! Kinuha ni King! Wala lang sa akin! Asan yung kamil? Wala. Kasi ayun, nakalabas. Grabe, naka-ready na, nakalabas agad. Napakadaya ni John C. Napakadaya, nakalabas agad. Uy, nananap ako. Nananap ako. Binakrap. 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 Hindi ako gumagalaw.
Oh, laglag. Talon, bilis, talon. Uy, ispada. Pag namatay yung kay, ano, kay kayo. Uy, grabe yun. Oh. Oh, kailangan mo ng camel, mag-breed ka. Camel lang. Conclusion. Walang judge eh. Conclusion. Ikaw. Puro player lang eh. Oh, paano kung it's a tie, anong gagawin? Magbabayad pa rin ng 1,000 diamond! Oh, yeah. Wala. Anong, sinong panalo? Wala. Dinaya yung ACO. Oy, hindi ako ng daya. Smooth operator ako. Pag tie, 50-50. Magbabayad pa rin kayo ng 500. Oh, smooth operator! Kasi tie, ibig sabihin, pares kayo nanalo. Pares kayo may reward or pares kayo natalo. Diba? Oh. Ibig sabihin, 50-50 yung... Ganito na lang. Sige, para malinaw usapan, maglaban tayo lahat dun sa snow. Teka, ang mananalo, anong mangyayari? Kunwari, mauna si Islay o kaya si Rogue. Yun, panalo na kami. Teka. Saan yung finish line? Doon pa rin sa dati. Bilang. 3, 2, 1. Go. Uy, ang makadaya talaga. Bigla nag-go nung nakano na. Ay, dahil. Sabi mo na, naka-texture pack yung mga nauuna, madaya. Bilisan mo. Ay, nag-lag ako. Nasa gitna na ako. Uy, ba't wala akong bid? Ano? Nasa spawn ako. Nasa spawn ako. 1K. Pabalik, kumuha lang ng gamit. Baka magkapaluan eh. Mahirap na. At ang nanalo. Shish! Hukay na naman si Jansi. Ay, hindi ka naman nag-hukay doon eh. Hukay! Hindi ka nag-hukay doon eh. Nag-hukay ako doon yung dalawang stock. Ikaw lang ba ang mag-hukay? Ikaw lang? Mukha, kasi wala si Tay. Uy, kawawa ka naman! Punin mo na ang pickaxe ito niya mo ni Mitz sa likod. Pakita mo. Yun o. Oh, ayan o. Uy, napas. 1,000 diamond ore within a 3 months. Uy, 3 months. 3 months? 3 Minecraft months. Hindi ba parang bread lang yun? 3 Minecraft months. Eh, wala. Sabi 1,000 ulit. Balikan mo yung video mo. Hindi nakasama yung 600. 400 na lang. Balikan mo yung RP natin. 1,000. Balikan mo nga. 400 na lang yun. Hindi, sabi 1,000. Until noon, 1,000. Dito na kayo maghuhukay. Sige, 400 to sa border. 400? Ayun yung original. 400. Kasama na yung 600 dun sa 1,000. Kasi 600? Teka. O nga. Ito na natin para magulo. Ang binayad ni John C, ang dapat na ibabayad nila na 7, ano yun is? Alam ko, 7 stocks. Ilan ang binigay ni John C sa inyo? 6. Kulang ng isang stock. So dapat 500 pa pala, John C. Eh di dapat 1,000 na lang para madaling usapan. 600. Ganda na lang. Pag 200 lang yung iyaano, tapos kilaklarin yung dalawa. Aba, hindi nga namin mahanap eh. Nasa isla ng pag-ibig. Ganito, hanapin mo yung dalawa, ibigay yung dalawa sa yung diamonds, tapos tsaka mo ibigay sa akin. Pero ihiwalay na lang natin yung ano nila sa... Hindi, walang pero-pero. Walang pero-pero. A family that comes together stays together. Paray ko. Panalo na. Ginawa. Walang dahil. Kaya, malinis. 600 in 3 months. 3 months. Minecraft months. Ibig sabihin, 20 times 30, 600 minutes. Times 3, 900 minutes. Ilang araw yun? Ano? 15 hours! Meron ka lang 15 hours! Wala kayo dyan. Wala pa isang araw yun. Ibigil ko na yung ano, yung entrance. Eh bakit? Nasaan ba tayo? Di ba nasa Minecraft tayo? Oh. 3 Minecraft months. Kunwari, hindi na ibigay in 3 months. Ano-ano? Parusa yun. Para may witness. Times 2. Huwag yun alat yun lang ano. Nang time frame, nagtatrabaho ako yun. Ayaw. Sige. Nag-RP na yun lang. Real life RP. Lang. Dapat may danyos kasi may mga sira-sira dyan. Teka, may tumatawag. May tumatawag sa base ko. Sira daw base ko eh. Una na ako. So natapos ko na po ang ating base salt generator at kung hapansinin nyo naman po, working perfectly. So magiging base salt yun nandito. Tapos, hugutin siya ng sticky piston, tapos itutulak siya ng piston para mapunta dun sa ating TNT machine. Tingnan nyo naman yan. At actually, pwede kong pabilisin yan. Kaso, kapag kasi pinabilis ko, baka ma-stack yung mismong mga base salt. Pero, okay na rin. Hindi na rin masama. So, kung mapansin nyo, medyo bumilis na siya. Ayan, kung mapansin nyo, medyo bumilis na. Okay, tapos lagay ulit.
Tapos, oh, 'di ba? Ang bilis lang. Okay, try natin pabilisin palalo. Kasi kapag ginawa kong sobrang bilis nito, baka hindi na siya mahabol nung TNT machine. So kung mapapansin niyo, ayun, hatak agad oh. Oh, ang bilis oh, pagkagawa hatak agad oh. Hatak agad. Hatak agad. Oh, 'di ba? Base. Ayun, oh, na-stack up na. So para ma-prevent ko 'yung nagii-stack 'yung mga base salt, kailangan natin siya lagyan. Hindi arrive ko, paano ka nakalabas? What happened? So hindi ko rin pala siya pwedeng pabilisin kasi nag-e-error pala siya. Kasi technically, napunta sa ilalim tong mga soul soil. Natulak sila pababa. Ah, so dapat pala may obsidian dito. At makalipas po ang kalahating oras, mga kabarkada, meron na po tayong 2 double chest na basalt at meron pang sobra dito. Diba? My goodness, napakadami na nating basalt. At syempre, yung mga basalt na to, yung iba dito ay gagawin kong polished basalt. Oh, at ang ganda nito. Namiss ko tong ano na to, basalt na to. Ito yung base ko nung season 2. Ayan, oh my goodness, favorite na favorite ko to ng season 2 eh. At isa sa mga problema ko ngayon ay paano mag-road design. Kasi hindi naman ako builder, so wala akong alam sa mga bagay-bagay. Paano mag-design ng road? Ang pagkakaalam ko, kapag tinignan natin yung kay Robrox, parang talagang pa-curb-curb na pa-intersection-intersection na hindi naman ako marunong sa ganun. Paano gamitin yun? So, ang pinakamagandang approach siguro ay mag-layout muna tayo. Feeling ko, kailangan natin malaman kung saan natin lalagay yung daanan bago natin designan yung mismong daanan. O, diba? Tama, diba? Tama. At syempre, alam naman po ninyo, mga kabarkada, na ang guyas line ninyo ay obsessed sa symmetry. Gustong-gusto kong pantay na pantay yung mga bagay-bagay. Kung makapansin nyo naman, pati ilaw. Kaya gagamit po tayo ngayon, mga kabarkada, ng mathematical equationisms. Hindi ko din alam kung ano yung gagamitin ko. Basta, maglalagay ako ng mga shape-shape. Tapos yung mga shapes na yan, lalagyan ko sila ng mga intersecting points na yun, mga nag-i-intersect na mga points. Yun yung gagawin nating kalsada. Hindi ko rin na-gets ko ano yung sinabi ko. Basta, gagawa ako ng mga shapes, mga kabarkada, tulad nito. Gumawa ako ng circle, gumawa ako ng may shape ba na X? X shape. Okay, pwede na siguro yun. Tapos, meron tayo dito, ilan ba to? 1, 2, 3, octagon. Octagon nga ba to? Tama nga ba? Alam ko, 8 sides to eh. So, octagon. Tama ba? O hexagon ginawa ko? Hindi rin ako sure. Basta shapes. Gumagawa ako ng mga shapes. Feeling ko, octagon ata ito. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6, aray ko, 7, 8. O, octagon nga, octagon. Tapos, gagawa rin ako ng mga hexagon, tapos yun yung gagawin nating kalsada. Actually, kapag gumawa ako ng bilog, feeling ko hindi ko magagawang kalsada to kasi masyadong complex yung design ko na hindi siya bagay sa bilog. Pero bagay siya sa mga hexagon, sa mga octagon, nonagon, ano pa ba. So, nakapaglagay na ako ng konting outline, pero hindi lahat yan ay susundan ko. Kaya lang maraming linya-linya yan. Alam niyo yung parang kapag nag-draft kayo. Nakapag-drafting na ba kayo? Nung grade 8 kasi ako, nag-drafting kami. So technically, para siyang ano ba tawag doon? Drafting, yun na mismo yun. Yung magda-drawing kayo ng structure-structure, basta gumagawa kayo ng mga kung ano-ano mga 3D dimension. Yung alam niyo yung meron kayong mga imaginary lines, meron kayong mga measurement lines para lang maging accurate yung mismo yung ginagawa. So yun yung ginagawa ko dito ngayon. So maglalagay ako ng mga shapes-shapes, tapos yung mga shapes na yun, meron pa shapes sa loob ng shape para maging pantay-pantay sila. Hindi ko alam kung naiintindihan yung sinasabi ko, pero baliwalain nyo na lang sinabi ko. Basta yun yung ginagawa ko ngayon. Gumagawa ako ng maraming shape, tapos pinapares ko sila sa ibang mga shape para maging symmetrical sila, tapos magkaroon tayo ng randomized pero symmetrical na daanan. Parang mas pinagulo ko lang. Halimbawa na lang itong nakikita nyong linya na diretso na to. Actually, mukha siyang basketball eh. No? Pero yan, nakikita nyong diretso na yan, gagawin ko yung kalsada. Tapos ito nakikita nyong pa diagonal na to na pa octagon, gagawin ko din kalsada yan. Tapos itong mga nakikita nyong pa-curve na ganito, yung mga circle na yan, hindi ko gagawin kalsada yan. Ano lang yan, mga supporting guidelines. Tapos ito, nakikita nyo itong pa-arch na to, papalitan ko ng shape yan. Galagyan ko sila ng mga corners. Gusto ko kasi makanto yung ating mga kalsada, hindi siya yung ganito ka-bilog or ka-smooth. Gusto ko kanto-kanto sila para sa akin, maganda tingnan kasi symmetrical. Pero syempre, imbis na ipaliwanag ko sa inyo, eh syempre sampulan ko na kaagad kayo, magbibuild na kaagad ako ngayon para maipaliwanag ko siya na maayos. So kailangan ko na
maraming stone brick, kailangan ko ng maraming basalt tsaka polished basalt. Ganda ng build mo, sir, ha? Ayan! Yan ang gusto kong naririnig mula sa'yo! Legit, legit ba? Legit, ganda. Legit, legit. Diba, ganda, maganda. Dami ka pwede ilagay dyan, eh. Saan? Dyan, sa taas. Dragon gusto. Oh, pwede yung dragon. Nagulat ako kasi, pagkalabas ko ng town hall ko, meron ditong motor na malaki na glaister ako. Ay, natanggal ko na. Ikaw yun, ano? Ikaw yun, ano? Anong ako? May ay, pangalan yun! Ay, may pangalan. Ay, oh, King King nakalagay. May pangalan. Malay may pangalan. Ko, malay mo. Nilagay mo lang King FB, pero ikaw pala talaga. May pangalan. Hindi. Lalagay ko ba sa base ko yung ganong kapangit na build? Yun! Tama! Pangit! Okay yung black eh. Kaso hindi ginamit ng ayos eh. Tama, tama. Alisin ko sana kaso di ko alam kung nakita mo na eh. Kaya di ko muna inalis. Ngayon, bumalik ako kada crop na alis mo na wala. Oh, actually, na-miss kita, Rupi. Tagal mo na wala. Saan ang galing? Saan ang galing, ha? Saan naman sa tayo, ano? Nag-ano, nag-uwi. Ayaw nga pala. Nasira yung PC pag-uwi. Kasi araw-araw buhay, tapos nawala ng tao. Yan. Na-miss kita, bro. Isang buwan yun eh. Isang buwan, wala. Oo, isang buwan. Tapos ngayon, gagrinding ko. Nasaan ba yung ano dito? Meron ka ba schematic? Wala. Ah, sige, isip na lang ako ng paraan. Gusto ko sana ibalik dun sa ano eh. Sa may-ari? Sa may-ari. Ay, oo. Ikaw ba nagalahati nung motor dun sa shopping district? Ay, oo. May bala kasi ako dun kasi namumuro na yung SK chairman na yan eh. SK chairman, kulo! Ang gulo, ang daming dinagdag doon sa shopping district. Oh. May pa-CCTV pa. May CCTV! Yun! Ang pa-CCTV! Hindi ko kailangan yun! Ang sakit sa mata eh. Kaya ibebenta ko yun. Ibebenta ko yung NMAX. Ikaw ba tumapos nun? Oo, tumapos. Kasi Natulog kasi ako nun eh. Natulog ako eh. Ang sakit kasi sa mata eh. Okay. Ibebenta ko yun. Ako nabahala. Pala pala tayo schematic. Hindi naman natin pwede hingin yun. Hindi, gagawin ko na ng glister ang auto yung base niya. Ay! Ayos ba yan? Gusto ko yan. Gusto ko yan. Pag kailangan mo, meron pa ako dito eh. Bala ko sana ng ano to, itapon. Pero kung kailangan mo, gamitin mo. Ay, bagay na bagay ito doon. Yan. Gray glaze terracotta. Kasi may balak akong gawin dito sa mga glaze terracotta na to. Pero kung kailangan mo, yan. Ay, sige. Meron din ata doon yung mga wool. Baka kailangan mo ng mga wool nando sa labas ng... Sige. Kukunin ko yun. Ay, nako talaga yung SK chairman ko. Oh, napakagulo ng SK chairman na yan. Imbis na makatulong, nanggugulo. Yan. Dating lulong, tatakbo, hindi naman nakakatulong. Sige, dito lang ako sa tunnel ko. Maganda. So, maganda yung terraform. Yung bundok na yan, sarili kong ano yan, gawa yan. World edit yan eh. Hindi, ano yan, Axiom yung binigay mo. Yan. Pero ano, mas maganda oh, diba? Asa ka na, wala. Maganda. Yan? Maraming pwede ilagay. Approved, Robrax approved. Seal approved. So, yan. Makakas. Yan. Sir, salamat sir. Okay, ingat. Punuin mo ha, pati yung mga dirt nung base niya. Gawin mo terraform. Grabe man yun. Sige, sir. Ingat, sir. So, eto na yung sample ng daanan na gagawin ko. Alam ko hindi siya ganun kaganda, pero ito na yung maganda para sa akin. At take note, diagonal po yung design na to. Diagonal siya, kaya ganyan po yung itsura niya. Pero kapag hindi na siya diagonal, ganito po ang kanya magiging itsura. Actually, mayroon pa talagang detalye to. Parang lalagyan ko pa ata siya ng mga pad there. Pero naisip ko parang mas maganda na siya na ganyan siya kasimple. Yung parang wala nang kahit na anong detalye. Basta ganyan lang talaga siya. So, ganito talaga yung mismo itsura niya kapag diretso. So, kapag pumunta tayo dito, talagang inano ko lang siya, inalter ko lang para lang maging diagonal yung design niya. At maganda yung kalalabasan dito sa ating kelp farm. So, kung makikita nyo dito, ayan, diretso na siya, diretso din dito, diretso din dyan. So, yung mga stairs na nakikita nyo dito, papalitan ko rin ng design yan. Pero kung mapapansin nyo naman, medyo magulo-gulo pa yung mga kalsada dito kasi binigyan ko lang talaga kayo ng sample at hindi ko pa talaga alam kung ano talaga yung technically plano ko dito kasi parang ginagawa ko lang to out of the blue. Kung ano yung maisip ko na parang gusto ko may paliko dito, gusto ko may paliko dyan, gusto ko diretso dito. So pinag-iisipan ko pa yung mga ganong klase ng bagay at kung makikita nyo naman dito, meron tayo dito parang paway section or parang paano ba to? Basta yun, merong diretso dito tapos merong paliko dito. To, na kapag dinerecho natin to, liliko tayo banda dito sa may villager house. At actually, kung mapapansin nyo, nagko-connect-connect na yung mga bahay dito. At yung mga spaces na to, lalagyan ko ng mga decoration niya at the same time, lalagyan ko ng mga structures. So, it's either gagawa ako ng bahay dito na nakapadiagonal, gagawa akong
bahay dito na pa-box, tapos meron siyang garden. So technically, pupunuin ko tong base na to ng mga bahay at the same time ng mga farms. At actually, may napansin ako dito na sign at ang nakasulat dito ay Dark Oak Deliver. Kompleto yan. Parang hindi naman kompleto, Masta. Alam ko meron pa akong ano dito ah. Parang 21 barrels ata. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 20. Ay, oh, tama. 21 nga. Okay. Oh, nice. Kompleto nga. Kasi 42 stacks or 42 barrel ang binigay ko sa kanya ng spruce log. Tapos, ang usapan namin ay yung 1:2. So, ito na. Nabigay na sa atin ni Masta. Oh my goodness, ang dami na natin dark oak. Ang dami kong magagamit at kaya ako kinailangan tong trade na to. Kasi nga, tulad na sabi ko kanina, pupunuin ko ng bahay to. So, kailangan ko ng maraming dark oak. Pero yun nga, hindi ko pa alam kung ano yung magiging itsura ng base natin. Pero so far, nasisimulan ko na siya at yun yung pinaka-importante. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating malupitang kada crop episode. Maraming salamat sa panunod hanggang sa muli. Paalam!